Alright, we are now live. So yan, pasensya na medyo na late tayo. Technical problem. Hindi ko alam, sobrang bagal ng Facebook dito sa akin. Hindi ko alam kung akin lang kasi yung ibang mga sites naman mabilis. Facebook lang talaga sobrang bagal. No? So hindi ko sure kung bakit. So, ayun, pwede na tayo magsimula. I-comment nyo lang dyan yung mga tanong nyo. Hindi ko sure kung maririnig mo ko agad. Tinitingnan ko na lang dito sa smartphone ko yung mga magiging questions nyo. And possible na may malaktawan ako kapag madami yung question kasi ewan ko dito kung ano nangyayari dito sa ano sa Facebook, sa desktop. Sa mobile, okay naman. So, I hope naririnig nyo ako ng maayos. No, comment kayo dyan kung naririnig nyo ako ng maayos. And doon sa mga first-timer, comment kayo dyan para mabigyan ko rin kayo ng special shout-out. Okay, so, sino ba yung pinakauna? Hindi ko alam. Hindi ko alam kung tama ba itong nandito sa mobile. Okay, kasi nawala yung dito sa desktop. Talagang sobrang bagal as in. Naglo-loading lang ng naglo-loading. Mabilis naman yung internet ko. So yun, so sa nakikita ko ito sa smartphone ko, yung pinakauna nag-comment ay si ano, Christian Sanchez. Okay, so first timer din si Christian. So Christian, welcome dito sa ating Q&A session. Congrats sa pag-attend mo. No, congrats na kaagad in advance kasi I'm sure marami kang matututunan dito. Especially kung meron kang tanong. Okay, so yun ang pinaka-purpose nitong Q&A session. Dun sa mga tawag dito sa mga first time umattend ng ating yun, pati yung sa smartphone ko din ayaw na din. Bumibigay na din. Okay, comment kayo dyan sa mga first timer and comment kayo kung naririnig nyo ako na maayos. So it's already 8:11. So magsisimula na rin tayo. By the way, pwede nyo tong i-share sa inyong mga teammates, sa inyong mga members na alam nyo na magbe-benefit dito. Kung ikaw ay isang upline, pwedeng ikaw na mismo yung magtanong para sa kanila. Halimbawa kung nahihiya sila, ayun, ikaw na lang yung magtanong para sa kanila. No, nung tanong ng members mo. So, ayun, dito na lang ako magbabase. Sana updated itong nandito sa mobile. Alright. Okay. So, yan. So, sino yung mga nandito? RJ. Okay, si RJ. Si Janet. Marjen, si Aiza, yan, magandang gabi sa inyo. Okay, naririnig daw naman si Maribel, Ezekiel, si Rose Ann, sino to? Finlis, tama ba? Si Mark, alright. Yan, magandang gabi sa inyo. Welcome dito sa ating Q&A session. Sa mga first timer, ginagawa natin to every Friday at 8 PM. Na late lang ako ngayon kasi nga sobrang bagal, technical difficulties. Hindi ko alam kung bakit nagkakaganito, pero buti na lang nakapag-live pa ako bago siya maging ganitong sobra kabagal. Okay, and possible kung sakasakali man na ma-disconnect tayo, pasensya na, wala akong kinalaman dito. Si Facebook ang may gawa. Na pag kung sakali man na biglang ma-disconnect o biglang mawala yung live, I hope na hindi mangyari. So babasahin ko na lang kung meron kayong tanong dito sa mobile. Hindi ko alam kung ano, kung updated itong mga nandito sa comment section na to. Pero pwede na kayo magtanong anything about your business, kung saan kayo nahihirapan ngayon, kung sa pagtatanong, be as specific as much as possible para masagot ko ng maayos yung question nyo. And pag ako sasagot sa mga question nyo is based yan sa experience ko. No, hindi yan based sa kung saan, nabasa ko lang kung saan, narinig ko lang kung kanino. No, based yan sa experience ko. And kung sakali man na hindi ko alam yung sagot dun sa tanong mo, sasabihin ko naman kung hindi ko alam kasi hindi ko naman alam lahat. Especially aside network marketing na, huwag nyo akong tatanungin about sa stocks, huwag nyo akong tatanungin about real estate. Wala akong alam sa mga yan. No? Hindi ako expert dyan, so hindi ko masasagot yung mga tanong nyo pagdating dyan. Network marketing, okay, sa network marketing. So itong Q&A session na ito ay para sa lahat ng mga network marketers na gustong kumita sa ethical na paraan. Yung hindi mo kailangan manloko, magsinungaling, mambaliw, mag-mislead o kung ano-ano pang mga unethical strategies na ginagawa ng maraming networkers dito sa Pilipinas. Kung gusto mong kumita ng malaki, maging successful sa ethical na paraan, itong Q&A session na to para sa'yo. Okay, itong Ethical Nation.
welcome na welcome ka dito. Regardless kung saan company ka man kabilang, which I hope na legal yun. Regardless kung saan company ka kabilang. And yun lang naman yung rule natin. Okay, ang rule lang naman natin dito is bawal tayong mag-promote or mag-mention ng any company. Okay, kasi ako, I am currently active na pag nagbi-build, network marketer ako hanggang ngayon. Hindi ako trainer lang na nagtuturo lang ng kung ano-ano. Currently, nagbi-build ako ng aking network marketing pero hindi ko yan ipopromote dito. So, ito yung magiging common ground natin para sa lahat ng mga networkers kasi hindi naman lahat pwedeng maging part ng team ko eh. So, yun ang pinakang purpose ng Ethical Nation para sa ating itong lahat. Sa gusto mo maging ethical, ayaw mong makonsensya habang ginagawa yung negosyo mo, ayaw mo na binabagabaga ng konsensya mo, welcome na welcome ka dito. So, pwede mong i-mention yung mga teammates mo, mga members mo na alam mo na magbe-benefit, na alam mo na matutulungan nitong ating Q&A session. Pwede mo itong i-share so, sa mga teammates mo, mga members mo. And lastly, no, hindi pa pala, second to the last, pag ako sumasagot is real talk. No? Pag sumasagot ako is real talk, direct to the point. Hindi ako nagsusugarcoat. Yun. Okay, hindi ako nagsusugarcoat. Ayoko nang sinusugarcoat. Gusto ko yung kung ano yung kailangan yung marinig. Hindi ko sasabihin sa inyo kung ano yung gusto nyong marinig. Hindi ko isasagot kung ano yung gusto mong isagot ko. Isasagot ko sa iyo kung ano yung kailangan mo. Sa tingin ko na kailangan mo. Kasi nga, medyo lang naman. Medyo matagal-tagal ko na rin ginagawa tong negosyo na to. I've been doing this business for almost 7 years na. So medyo matagal na din. So lahat ng mga na-experience ko before, lahat ng mga pagkakamali ko, lahat ng yun yung mga ano, i-share ko sa inyo, yung mga isasagot ko base sa mga itatanong niyo sa akin. So yun, kaya direct to the point. And pag ako sumagot din is ano, hindi lang para dun sa kung sino yung nagtanong, kasi I'm sure yung mga tanong niyo diyan, meron ring iba diyan na nakikinig sa inyo na tahimik lang, na hindi nagko-comment, na nanonood lang, nakikinig lang, na baka yun din yung tanong nila. So hindi lang para sa inyo yung magiging sagot ko, para sa inyong lahat yan. Okay? And lastly, meron akong ginawang ebook which is yung Unlimited Prospect Handbook. Doon yung matututunan kung paano mag-invite sa ethical na paraan, kung paano magkaroon ng unlimited prospects, no? Kahit hindi kayo nagpe-Facebook ads or whatever na nakikita nyo na mga training dito sa ano, sa internet. Napaka-simple lang, no? Kahit elementary student, kayang gawin yung mga itinuturo ko dun, maiintindihan nila. So, napaka-simple lang talaga kasi yun yung isa sa mga ginagawa ko eh. Pinapasimple ko as much as possible. Ayaw kong pakomplikaduhin na. Gusto ko yung simple lang, madaling gawin. No? So, yun. Meron akong ginawa, Unlimited Prospect Handbook. Makikita nyo yung link dito sa ilalim. May umaandar dyan sa ilalim na yan. Makikita nyo dyan yung link papunta dun. Pwede nyo yung i-check mamaya kung hindi nyo pa na-access yun. So, yun, follow nyo ako sa Instagram, makikita nyo dyan, and sa YouTube channel ko, subscribe kayo doon kung di pa kayo nagsusubscribe. Like nyo rin itong Facebook page, syempre, kasi marami kayong makukuha dito ng mga tips and tricks and training na walang bayad, no? Hindi ka magbabayad pag nag-like ka, hindi ka magbabayad pag nag-finalo mo yung page, hindi ka magbabayad pag nag-subscribe ka sa YouTube, walang bayad yun lahat, no? So, libre ko lang ito ginagawa, walang nagbabayad sa akin para gawin to. Okay, para to sa Ethical Nation kasi ang movement natin is mas dumami. Ang purpose ng movement natin is mas dumami yung mga ethical networkers kumpara sa mga unethical networkers at mga scammers para gumanda yung pangalan ng network marketing industry dito sa Pilipinas. Yun ang pinakang vision ng Ethical Nation. So, mas marami tayong mga ethical networkers, no? Mas gaganda, mas madaling gumanda yung pangalan ng network marketing. Kaya lang naman maraming ayaw sa network marketing ay dahil sobrang daming mga unethical networkers at mga scammers. Mas marami sila kumpara sa atin. So, yun ang rason. Kaya mas maraming ayaw sa ganitong klase ng negosyo. Pero pag mas dumami tayo sa kanila, edi mas masaya na magaganda yung pangalan ng network marketing at para sa lahat. Regardless kung nasa ang company ka man kabilang. Okay, so with that being said, magsimula na tayo bago pa mawala yung mga tinatanong nyo dito. So, babasahin ko. Pag hindi ko nasagot yung tanong nyo, paki-comment na lang ulit, ha? Kasi hanggang ngayon nagluloko pa rin itong sa, ano, itong sa desktop. Wala pa rin talaga, oh. Pero dito, buti na lang dito sa mobile, okay naman. Pero yun lang, pagka madami ng comment, nawawala na yung iba. Okay. So, ulitin na lang. Okay, yun. Unang question. From Tristan, Sir Kyle, ask ko lang po, ano yung sa tingin nyo maganda sabihin sa pag-follow up ng prospect na may potential na bumili ng product? Kamustahin mo lang.
Kumustahin mo lang ulit. Kwentuhin mo lang ulit. No, before mo i-open up ulit yung product. Ganun lang naman yung follow-up eh. Napakasimple lang naman kasi. Pinapakomplika kasi natin. Pero napakasimple lang. Akala kasi natin may mga magic words, mga budol-budol words na sasabihin, magic scripts. Wala eh. No, wala. Ang importante sa follow-up is consistent mo na, ang importante na mindset sa follow-up is consistent mo na, anong tawag dito? Ine-expose yung product mo dun sa prospect mo. Sa napakaraming prospect, hindi sa isa lang. No? Magiging makulit ka nun kung paulit-ulit sa isang tao ka lang nagpa-follow-up. Ang dami-dami dyang iba. Okay? Paulit-ulit mo i-expose yung product mo or services mo, yung opportunity mo sa isang, sa napakaraming prospect, no, na hindi ka nangungulit. At least once a week. At least once a week na hindi ka nangungulit. So, yun yung pinaka-mindset behind the sa pag-follow-up. Walang perfect words na sasabihin tapos bibili na sila. Walang ganun. Okay. Alam ko kasi pitong taon. Ilang taon ko rin hinanap yung ganun kasi akala ko eh. Noon na-realize ko na wala, doon na nagsimula na ano. Doon ako nagsimula na magkaroon ng clarity at nagsimula magkaroon ng resulta. Noon na-realize ko wala palang ganun. No, hard work and consistency lang talaga. Okay? 5 M's lang talaga. So, yun. Walang magic words. Basta, kamustay mo lang ulit tapos i-share mo ulit yung product mo. No? Or humingi ka ng referral. Ganun. Okay? So, yun. Next question. Ano to ginagamit ko na application? OBS to. Itong ginagamit ko yung may mga chorba-chorba na ganyan. OBS Studio. Libre lang yun sa Google. Hanapin nyo na lang. No? Next question from Siatris Ben. Aslan po, ano po sa tingin niyo magandang encouragement sa mga downline para maging consistent po sila sa pag-attend ng training? Gandang question. Okay. Gandang question. Sino sa inyo yung ganun din, yung nakaka-relate? Yung members mo hindi umaattend ng training, no? Yung members mo hindi consistent tumataw. Yung members mo hindi consistent na mag-direct. Yung members mo hindi consistent na magbenta ng products or mag-produce. Meron ba sa inyo yung ganun? O kami lang ni Siatris yun. Kami lang. Kaming dalawa lang. No? No? Para dun sa, especially para dun sa mga, ano, para dun sa mga, para sa mga upline. Okay? So, sino rin sa inyo yung nakaka-experience ng ganun? Comment kayo dyan. Kung meron kayo, kung nakaka-experience rin kayo ng ganun. Okay, ito kasi yan. No? Sa, ito yung mga payaman sa inyo diyan, no, ibig sabihin is yung mga paulit-ulit umaattend nitong Q&A session, acne na kayo dito. So hindi naman kasi lahat ano eh, hindi naman kasi lahat ay nakakapanood ng training ko. Marami dito sa inyo na bago, marami dito sa inyo first time, di ba? Isa lang yun. So kaya first time nilang maririnig yung ganito na klase ng sagot. Okay, kasi ako, okay, ulitin ko, ang leadership style ko, no, is lead by example. Okay, lead by example. Ano ibig sabihin nun? Kung ano yung gusto mong gawin ng mga members mo, ikaw mismo dapat sa yon makikita nila. No, gusto mo maging consistent sila umattend sa training, ikaw ba consistent? No, kung gusto mong consistent silang humahataw, ikaw ba consistent humahataw? Gusto mo silang mag-produce, gusto mo silang mag-direct, ikaw ba may direct? No, may DR, direct referral. No? Gusto mo silang magbenta, mag-produce ng sales, ikaw ba may benta? Ikaw ba may sales? Lead by example. Kasi kung hindi mo gagawin yung lead by example na klase ng leadership, no, hindi ka leader, boss ka. Kasi ang nangyayari, inuutos mo lang sa kanila, mag-DR ka, magbenta ka, umattend ka ng training, tapos hindi mo naman ginagawa. No? Yun yung leadership style ko. Hindi ako naka-focus sa mga members kung anong ginagawa. Wala akong pakialam. Okay? So, wala akong pakialam kung anong ginagawa nila. Matao sila, fine. Hindi sila matao, wala akong pakialam. Kasi hindi naman sila humahataw para sa akin eh. Kasi hindi ko naman sila nakikita bilang empleyado. Yes, given na talaga na pag nag-produce sila, may sale ako. Pero kung hindi sila nag-produce, nagpo-produce ako ng akin. Kaya hindi ako maasa sa kanila. Okay? Yan yung isa sa mga, alam mo, kasi dati upline, ako klaseng upline is control freak ako na upline, ego upline, no, ego upline, boss type na upline, ganun akong klase ng upline dati, na gusto ko pag inutos ko susundin nila, no, nagma-micromanage ako, every single day inaalam ko, ano, makataw ka ba, ilan invite mo, ilan ganyan, no,
bukod sa nai-stress sila, na-realize ko dito later on, bukod sa nai-stress sila, nai-stress din ako. Diba? And then na-realize ko, ako nga ayoko nang ginaganon ako eh. No? So, by the way, ulitin ko, ito ay aking personal experience, ha? Hindi ibig sabihin, ako na yung tama, ako na yung sundin mo, helmet at shield, huwag ka nang makinig sa iba, ako lang ang tama. Hindi ganon, okay? Hindi ako katulad nung kilala niyong ganon. So, ito yung sa akin, okay? Based on my experience. And nasa sa inyo kung apply mo or hindi, nakalimutan kong banggitin din ito. Nasa sa iyo kung gagawin mo hindi, kung sa tingin mo ay mali yung sinasabi ko, di huwag mong gawin. Walang problema, wala akong pakialam. No, kung sa tingin mo it makes sense, try mo, di ba? Malay natin kung ano mangyari. Ito yung sa akin, okay? Ito yung sa akin. Na-realize ko rin later on, ako nga ayoko na ginaganon eh. Ayoko na ginaganon ako. So bakit ko ginagawa sa kanila? Hayaan mo ako na humataw ng akin. Ayoko gaganonin ako ng upline ko. Hayaan mo akong humataw ng akin. Okay, and then another thing is pre-practice ko kasi yung abundance mentality. No, abundance mentality. Ibig sabihin nun is basta ako gagawin ko kung ano yung gusto kong gawin ng mga members ko. Lead by example, di ba? And then kung sino sa kanila yung ano, kasi ganito yan eh. Ganito ka powerful yung lead by example. Kung sino sa kanila yung seryoso, gagayahin ka. Kung sino sa kanila yung potential na maging leader, gagayahin ka. Kung sino hindi, edi hindi. Kung walang gumagaya sa iyo, ibig sabihin ng konti ng members mo. Yun lang, patunay lang yun na hindi ka nagli-lead by example. Hindi ka nagpo-produce. Di ba? Di ba? Tama o correct o right o perfect. Di ba? So, alam mo naman yan eh. Alam nyo naman yan sa sarili nyo eh. Di ba? Alam nyo na sa sarili nyo kung nagpo-produce ka o hindi. So, and then, fast forward sa Team Genuine ngayon, sa grupo ko ngayon, for the past 2 years, almost 2 years, so magsi-second anniversary na kami this month. Walang pressure. Hindi ko pinapressure yung mga members ko na maghataw ka, DR ka, benta ka. Hindi ko sila pinapressure. Never. Sa 2 taon, never ko silang pressure. Even nga yung mga leaders eh. Yung mga leaders ko, pwede ko silang i-pressure kasi leaders na sila eh, di ba? Kung leader ka, kaya mong i-handle yung pressure, di ba? Yun din. Ganyan pa rin yung pangatiwiran ko. Ayoko nga nang ginaganon ako eh. Leader ako. Ayoko nang ginaganon ako. So, ayoko gawin sa kanila. Unless, sila yung magsabi sa akin na upline, i-pressure mo ko. Eh, di sige. I-pressure kita. Siguraduhin mo na kaya mo ha. kung sila yung nagsabi ng ganon. Pero kung hindi, hindi. Hindi ko sila pinipressure na everyday ataw ka. Bahala ka sa buhay mo. Na wala akong pakialam. Hindi ibig sabihin wala akong pakialam sa kanila. Hindi ibig sabihin wala akong pakialam bilang members ko sila. Wala akong pakialam sa ginagawa nila kasi hindi sila humahataw para sa akin. At ipinaiintindi ko yun sa kanila. Humahataw ka para sa pangarap mo. Kasi humataw ka man o hindi, makukuha ko pangarap ko. Kasi humahataw ako eh. Nagpo-produce ako ng akin. Nagdidirect ako ng akin. Nagbebenta ako ng akin. Yun ang lead by example. Yun ang ano ko. Yun ang style ko. Bilang upline, bilang leader. Paulit-ulit ko lang silang nire-remind. Pag ginawa mo yung mga tinuturo ko consistently for the next 2 years, no, kikita ka ng malaki. O, yaman ka. Kasi may mga members ako, mga leaders ako, mas mayaman na sa akin eh. Yeah. Pag tinuloy-tuloy mo, kung hindi, edi wala. wala na akong ano doon. Kasi bilang upline, ang sa akin lang, ang responsibility ko bilang upline, is to give them knowledge and guidance. Yun lang. To give them knowledge and guidance. Nasa sa kanila na kung gagawin nila o hindi. Pero ipinauunawa ko sa kanila yung consequence kung ano yung magiging decision nila. Kung gagawin mo, ganito yung posible na mangyari. Kung hindi mo gagawin, ito yung siguradong mangyari. Na hindi ko alam kasi kung ano, hindi ko alam kung kailan sila magkakaresulta. Hindi ko alam kung kailan sila kikita ng malaki. Wala akong idea. Hindi ko rin nga alam yung sa akin kung kailan, hindi ko nga never ko naman na-predict kung kailan ako kikita ng malaki. No, kailan ako kikitaan yung first million ko. Hindi ko naman na-predict yung mga yan. Basta minomotivate ko yung sarili ko. Ito na yung taon ko. Next year, ito na yung taon ko. Next year ulit, ito na yung taon. Paulit-ulit lang na gano'n. Hanggang sa nangyari na lang. No, pero never ko naman na-predict. So, yun yung ano ko sa kanila. Yun yung sinasabi ko na sa kanila. Yun yung ina-explain ko sa kanila. Yun yung nililinaw ko sa kanila. Hindi nila ako boss. So, wala akong karapatan na manduhan sila. Kung papa-attend din ko sila ng training, sinasabi, ina-encourage ko sila, pero hindi ko sila minamanduhan. Hindi ko sila nire-require. Diba? Palagi kang umattend ng training. Meron kaming, isa sa mga culture namin sa Team Genuine, bilang nagsisimula sa mga baguhan is,
nagbibigay kami ng ano ng certain requirements. Nire-require ko sila na umattend ng training, pero bahala pa rin sila kung ayaw nila. Hindi ako magwawala sa galit kung hindi sila umattend, hindi ko sila pagagalitan, hindi ko sila pariringgan sa Facebook, hindi ko sila pariringgan sa GC, kung hindi sila, wala akong pakialam. Wala akong pakialam kung anong gagawin nila. Basta, yun sa akin lang, naintindihan mo, alam mo na consequence, so bahala ka na mag-decide, kasi hindi ka na bata. Hindi ka na bata para, ano yun, susubuan pa kita, oh, here comes the train, hindi na kita gaganunin. Ito na. O, ikaw bahala mag-decide. Binibigyan ko kasi independent distributor sila eh. Basta yun lang yun sa akin. Magbibigyan ko na knowledge and guidance. Kapag sinunod mo, ginawa mo, edi kikita ka. Makukuha mo yung goals, ma-achieve mo. Consistently dapat yung ginagawa mo. Kung hindi, edi hindi. Hindi ko na problema yun. Recruit, ang dami ko pang ibang member dyan. No? Isa pa yun. Bilang upline. Kasi kaya napapansin nyo yung mga members nyo. Ay, yung member ko kasi hindi humahataw. Yung member ko kasi hindi humatend ng training. Hindi kasi nagpo-produce yung member ko. Kasi ang konti nila. Kaya napapansin mo pa. No, tama, mali, o tama, correct, or right, or perfect. Di ba? Kaya napapansin mo pa kasi ang konti nila eh. Pero kung 1,000 yan, 2,000 yan, 3,000, 10,000 members yan, mapapansin mo pa ba kung sino yung humahataw at kung sino hindi? Wala na. Kasi in the first place, kaya ganun kadami yung members mo, ganun dumami yung members mo, kasi humahataw ka, busy ka sa hataw mo eh. Diba? Oh, naiintindihan na, I'm sure naiintindihan ako dito ng mga uplines na maraming members. No, yung at least 100 active members, at least active ha. So, yun, hindi mo napapansinin 'yan. Focus ka sa hataw mo. 'Di ba? Hayaan mong sumabay kung sino yung gustong sumabay. Kung ayaw nila, diwag. Kung walang sumabay, ibig sabihin ng konti pa nila, hindi ka nagpo-produce. Wala talaga sasabay sa iyo. Okay, so I hope na nasagot ko yung tanong ni Seatrice, no? Power Payaman. Okay. So yun. It's already 8:32. So meron pa tayong 30 minutes. Siguro mga tatlong tanong pa to, mga tatlong tanong. Okay, so yun. Tanong lang kayo diyan, kung pag meron ako nalampasan, i-comment niyo na lang ulit. Kasi hindi ko nakikita lahat. Okay, isa na. Okay, yun. Question from Paolo Maghibon. Oh, magandang tanong to. Ask ko lang po, bawal po ba talaga upline-downline na relationship? Payaman, power! Okay, so magandang question to. Sino sa inyo yung relate? No? Sino sa inyo yung relate? Comment kayo dyan. Hindi ka naman mag-comment, alam mo naman kung sino kay. Okay, so bawal po talaga yung upline and downline relationship. Nung nagsimula ako sa network marketing, ito yung isa sa pinakamatinding rule namin, bawal. Na, pinakamatinding rule namin, bawal. Hindi ko pwedeng sabihin na ano eh, na tama or mali kasi nakadepende kasi talaga kayo eh. Sa akin hindi ako nagbabawal, wala akong pakialam. Dati yung mga lumang-lumang mga members ko, yung mga panahong unethical pa ako, pinagbabawal namin yan kasi yung kultura namin, kasi nga yun ang pumapatay talaga sa akin, pumapatay. Pero ano kasi to eh, subjective kasi siya eh, no? Ibig sabihin is nakadepende yan kasi parang ganito, daming isip pumapasok sa isip ko, pero explain ko sa inyo as much as possible na maayos. Kung yung karelasyon mo is nagiging inspiration, nagiging motivation, nagpo-push sa'yo para mag-produce na mag-produce, humataw at maging successful, masasabi mo bang mali na magkaroon ng karelasyon na downline or na upline? Kung nai-inspire ka at namomotivate ka para humataw at mag-produce at maging successful, masasabi mo bang mali? Di ba? Hindi naman. Pero ang nangyayari kasi usually, hindi ganun. Hindi ganun yung nagiging case. Kasi pagdating kasi sa relationship, no, ang nagiging problem kasi dito is pwede siya talaga maka-inspire, maka-motivate, pero emotional kasi to eh. Kailangan ng emosyon talaga dito, no?
So kung hindi ka magaling mag-manage ng emosyon mo, makakasama to sa'yo. Makakasama to sa'yo. Pero, ang tinutukoy ko yung outside network. Halimbawa, ikaw network marketer, tapos wala, single ka, tapos naghahanap ka ng jojowain sa labas. No? Especially kung lalaki ka, magpayaman ka na muna. No? Magpayaman ka muna. Kasi, anong paano kayo magde-date nun, nung jojowain mo? Anong ibibili mo niya? Diba? Saan mo siya isasakay? Mas maganda magpayaman ka na muna. Okay. Sa mga babae, ganun din. Magpayaman ka na muna. Unahin nyo yung career bago love life. No? Kasi yung love life, madaling balikan pag okay na yung career mo. Pero kapag ka inuna mo yung love life, mahirap balikan yung career pag pasira na yung love life mo. Love will not keep us alive. Kalukuhan yung kanta ng Eagles na yon. Ha? Love will not keep us alive. No, kahit anong grabing pagmamahal lang meron kayo sa isa't isa, hindi kayo mabubusog nun. No, practical tayo. Okay? So, unahin mo yung career. Kung para sa inyo mga single, wala kang distraction. Nagiging distraction to talaga sa simula. No, alam ko yan. Kasi, meron akong, may boss ako eh. No, nagiging distraction to sa simula. No, pero kung mahal niyo talaga yung isa't isa, bahala kayo sa mga buhay niyo. Pero ito lang yung sa akin, ito lang yung advice ko. No, wag na muna. Pero kung mag-upline at downline kayo, mas mataas yung probability na na makabuti. Kasi pares kayo ng pares kayo ng goal, di ba? No, ang disadvantage lang nito, yun nga, pag nagkaroon kayo ng mga as much as possible, pag nagkaroon kayo mga pag-aaway, pagtatalo kasi hindi naman mawawala yan. Dapat hindi madadama yung negosyo niyo. Yun lang naman. No, wag na wag mararamdaman ng mga members niyo na ay magkaaway yata si upline kasi tinan mo yung mood ganyan na naman siya. Baka magkaaway na naman yung dalawa. Wag ganun, dapat hindi madadama yung negosyo. Okay, stay professional. Pag mag-upline downline sa case. Pero kung yung outside network marketing, wag na muna sa mga single, no? Pero kung may karelasyon ka na ngayon, di ba, ibang usapan na 'yan. Pero yung mga single, para sa inyo mga single, wag na muna. Unahin mo yung career, no? Pigilan mo muna, tiisin mo muna kasi worth it naman yan sa dulo. No, worth it naman yan. Okay, so yun lang yung may advice ko pagdating dito sa dito sa bagay na to. Nakadepende kung ano yung magiging result ng relationship nyo. Kasi sa amin dito sa dito sa mga members ko, sa mga leaders ko, may mga nagkakainlaban. may mga ganun talaga. Well, hindi ko naman sila pinakikialaman. As long as alam nila, ulitin ko, wala kasi akong pakialam. Personal na nila yan eh. Kung hindi na sila, kung makasama sa kanila yan, yun nga, paulit-ulit ko kasi sinasabi sa kanila para sa mga pangarap naman nila, yung paghahanap nila. Kung makasama para sa kanila, bahala kayo sa buhay nyo. Diba? Hindi ko naman, ayoko nang problemahin yung mga ganyang bagay kasi, alam nyo, ini-stress ko lang yung sarili ko eh, kung ganun. Yan yung na-realize ko. Basta ako yun nga bilang upline relationship guidance and knowledge lang yung kaya kong ibigay, no? Once again, para sa mga single, career muna, unahin mo career. Pag nasa taas ka na, madaling bumaba, pero habang nasa baba ka pa, ang hirap umakyat. Okay, so unahin mo yung career mo. Pag mayaman ka na, no, kahit hindi naman sobrang yaman, kahit kumikita ka ng decenteng kayang bumuhay ng pamilya. 'Di ba? So nga at least kalahating million per month, no? Okay ka na dyan, no? Pwede na. Consistent, kumikita ka kalahating million per month. Pwede na yun. Kaya nang bumuhay ng pamilya niyan, no? Naalala ko bigla yung binalita one time sa TV na, yung 10,000 daw sapat na sa family of five. 10,000 na yun, pangkain ko pa lang. Ako pa lang. Okay, maniwala sa kalokohan na yun. Na at least kalahating million, kumikita ka ng ganun, pwede na, o di ganun. Kasi nung ako pagdating, na-experience ko rin yung ganito eh. Iniisip ko, is gusto ko, pag ako nagkaroon ng girlfriend, yung aasawahin ko na. Hindi yung girlfriend lang para may kalandian. Ganun ang way ako mag-isip. No, gusto ko, pag ako nagkaroon ng girlfriend, yan na, hanggang dulo na. Nung nasa network marketing na ako ha, kasi naturoan na ako personality development, nag-iba na yung mindset ko, ganyan. Gusto ko pag ako nagkaroon ng girlfriend, yung hanggang pagtanda na talaga. Long term, hindi ako magjojowa for the sake na may kalandian, trip-trip ko lang, di ba?
So ayoko nang ganun, no. Gusto ko is yung talagang long term na. Kaya nung ano, nung nagkaroon ako ng girlfriend, ayan, which is andito siya ngayon, nakikinig siya. Eh alam naman niya 'to. Eh sinabi ko sa kanya yung mga goals ko, yung pangarap ko, and ito yung plano ko para sa ating dalawa. Ganun. 'Di ba? Kung okay sa iyo 'yan, no. Hindi naman ako humihingi ng suporta eh. Wag lang ako pipigilan, no. Yun lang yun, kinlaro ko sa kanya, hindi naman kailangan na suportahan ako, wag lang akong pigilan. Ito yung goals ko para sa atin kasi gusto ko na magkaroon ng magandang future, ganto ganyan. Eh, sinabi ko, yung gusto ko na mangyari. Yung magandang future na sinasabi ko sa kanya. Yung magandang future na gusto ko para sa future family ko. Sinabi ko sa kanya. And, yun, buti naman okay sa kanya. hindi naman niya ako pinipigilan. So, yun, hindi ko, once again, hindi ko naman kailangan ng support, wag lang ako pipigilan. Kung okay sa'yo yung ganon, edi sige. Ano tayo? Tayo na. Diba? Kung hindi okay, hindi tayo pwede. Kung hindi mo gusto yung pangarap ko, hindi tayo pwede. Hanap ako ng iba na gusto ng magandang future. Ganong way ka na nag-iisip. Hindi yung, ano, baka iniiba, yung iba kasi sa inyo, especially kay mga kabataan, di ba? Parang ang tanda ako na tuloy. 25 lang ako, no? Especially kay mga kabataan, di ba? Hanap lang kayo ng kalandian eh. Tigil nyo yan. Unahin nyo yung mga karir nyo. Unahin nyo yung pamilya nyo. Unahin nyo muna makabawi sa mga magulang nyo. Tsaka ka na lumandi. Madali na yan. Madali na yan. Pay now, play later. Okay, so I hope yun yung ano. Hindi ako expert pagdating sa mga gantong bagay. Basta yun lang yung sinabi ko based on my experience. Okay, based sa kung ano yung gagawin ko, kung ano yun, kung ako nandyan sa sitwasyon, no? Okay? So, yun. Okay, next question. Ayan, dami na nagtatanong. So, red 841. So, siguro mga dalawang tanong na lang to. Okay. From John De La Serna Justol. Ask ko lang, coach, if gaano ka-importante sa'yo ang environment. Kasi sabi nila, kapag puro business-minded daw, mga kasama mo, masahataw ka daw. Totoo po ba? Yes! Yes! We are, ano, psychology to eh. Psychological to. Hindi to theory. This has been proven. Many, many times. Naman, napapa-English tuloy ako. We are social animals, no? Kaya tayo ang nasa top of the food chain. Hindi dahil tayo yung pinakamalakas o pinakamabilis or ano, kasi hindi tayo eh. Di ba? Mas malakas sa atin yung mga gorila. Mas malakas sa atin ang leon, ang tigre, di ba? Hindi tayo yung pinakamalakas. Kundi tayo yung pinakang adaptable sa change. Tayo yung pinakang matalino. No? Tayo yung, and at the same time, tayo yung, tawag dito, nagko-cooperate, di ba? Nung mga sinaunang tao, na-realize nila, nung mga sinaunang tao, way back, centuries, or thousands, millions of years, or thousands of years ago, na-realize ng mga tao na mas malakas sila pagsama-sama. No? Doon na nagsimula mabuo yung family, hanggang sa naging barangay, hanggang sa naging city, hanggang na naging bansa, di ba? Naging region, naging bansa, di ba? Na-realize ng mga tao na noon na mas malakas sila pag nagsasama-sama or nagkakaroon ng teamwork. So, ganun ang tayong mga tao. And based sa research, hanapin nyo na lang to sa Google, no? Hindi ko alam yung kung saan eksakto nang galing, pero nabasa ko na to, na mas humahaba ang buhay ng mga tao na may kasama kesa dun sa nagsosolo. Mas madaling mamatay yung mga nagsosolo. Mas madaling dapuan ng sakit. Kung ano-ano ang sakit. Kasi ganun talaga tayo. We are social animals. We are meant to connect. Okay, may kanya-kanya lang talaga tayo ng, may kanya-kanyang limits lang talaga tayo sa connection. No? Pero ayoko nang, ano, may iba tayo ng topic. Pero ganun talaga. Kung sino yung palagi mong kasama, yun ka. Kung yung palagi mong kasama ay mga, tawag dito, sugarol ka din. No? Kasi ayaw nating people like people who are like themselves. Ayaw natin sa mga tao na hindi tayo nakaka-relate. Ayaw natin sa mga taong kakaiba sa atin. Gusto natin yung katulad natin. Subconsciously, na-attract tayo sa mga taong katulad natin. Or may similarity sa atin. Diba? Or gusto nating maging katulad. Diba? So, yun yung mga bagay na gusto natin. The same with, that is, ano din eh, nature din eh. Diba? Pag ang isang bulok na kamatis, isinama mo sa isang sako na magagandang kamatis, maaayos na kamatis, di ba mabubulok yun lahat eventually? Diba? Isang bulok na kamatis. So, ganun yan. Very powerful. Merong research na alala ko na masyadong mahaba itong explanation na to. Masyado tayong haba. Pero, nabanggit ko na to sa ibang mga videos ko eh. Pero tayo kasi, kung sino yung sinasamahan natin,
yung palagi nating kasama tapos nai-influensyahan tayo. Yun yun, nai-influensyahan. Pag sinabi kasi peer pressure, hindi ibig sabihin ano eh, meron kasi tinatawag na good peer pressure and bad peer pressure. Na-associate lang natin yung peer pressure sa masama eh. Pag sinabing peer pressure, masama na kaagad eh. Pero merong good peer pressure, which is yun ang binanggit ni John, na pagkasama mo is yung mga taong gusto mong maging. Diba? Kung gusto mong maging successful, dapat palagi mo mga kasama or ka-intact man lang. Kahit hindi kasama kasi quarantine tayo, diba? May pandemic pa din. Marami pa rin takot lumabas. May mga limitations pa din. Kahit hindi mo kasama, palagi mo nakikita, palagi mo napapanood, palagi mong tag dito nakakausap, 'di ba? Naman minuminuto, 'di ba? Pero yun yung tag dito, doon mo ina-expose yung sarili mo. Magiging katulad ka nila. Magiging katulad ka talaga nila. No, masarap kasama yung mga ganung klase ng tao kasi marami na ako nakasama ng mga ganun. Grabe yung mga natututunan ko sa kanila. Okay, mas prefer kong kasama yung mga tao na mas malalaki sa akin. Hindi mas matatangkad. Yung ibig sabihin mas successful, 'di ba? Yung mas sobrang times 10 yung yaman, times 100 yung yaman, 'di ba? Yung resulta kumpara sa akin. Mas prefer kong kasama yung mga noon kasi natututo ako eh, 'di ba? Nakikita ko na yung dating inaakala ko na yung goal na sobrang akin na yung pala napakaliit lang pag nakakasama ko yung mga ganung tao. Napakaraming factor noon. That is absolutely true na kung sino yung palagi mong kasama, yun ka. Kung mga palagi mong kasama is mga negative na tao, pansinin mo yung sarili mo, negative ka din. 'Di ba? Pansinin mo yung sarili mo. Diba? Maging aware ka. Ngayon, test mo, ikaw mismo, ngayong gabi na to, pagkatapos, ngayon mismo, habang nanonood ka. Diba? Ano yung klaseng pag-uugali meron ka? Pansinin mo yung mga taong palagi mong kasama. May ganun din sila. Diba? So, napaka-powerful yan. Lalo-lalo na kasi, especially, sino ba yung mga una nag-influence sa atin? Magulang. Diba? Family. Diba? Mga teachers, ganyan. Yan yung mga unang nag-influence sa atin ng mga bata pa tayo eh. Kung ano yung na-influence nila sa atin, since palagi natin silang kasama, naririnig, di ba? Yun yung nagiging buhay natin, nagiging pumapasok sa subconscious. Okay, so mahabang explanation nito, pero hindi ko na-explain na mababa para masagutan ko pa yung ibang tanong kasi it's already 8:47. Napit na tayo matapos, isang tanong na lang. Pero yun, napaka-importante. Since, paano naman ngayon? 'Di ba? Hindi mo naman pwedeng makasama yung mga ano kasi yung mga successful kasi pandemic, 'di ba? Alang naman pumunta ka sa hindi ka makakapunta sa kanila basta-basta. At saka alang naman pumunta ka sa mga bahay nila, 'di ba? Huwag ganoon. Ang ginawa ko before is hindi ko naman pwedeng makasama palagi yung mga successful na tao. Nag-immerse ako sa success mindset, okay? Sa mga growth mindset. So, ano ibig ko sabihin? Unang-una sa lahat, hindi ako nanonood ng telenovela, hindi ako nanonood ng balita unless may bagyo or ano, kahit nga yung update sa pandemic ngayon wala na rin akong pakialam eh. Basta ang importante is kasi malalaman, maririnig ko naman yan sa iba kung sakaling magugunaw na yung mundo or may mga zombie na, maririnig ko, malalaman ko naman yan sa iba eh. Pero hindi ko yan chine-check palagi, wala akong pakialam. Hindi ako nanonood ng balita kasi unang-una na sa lahat, toxic yan. Hindi ako nanonood ng telenovela kasi toxic din yan, toxic yung mga bagay na yan. So yun ang una kong ginawa. And then the next is nung nagsisimula ako, naalala ko dito sa bahay namin noon, may TV, nanonood yung magulang ko, yung lola ko nanonood ng balita, nanonood ng telenovela. So natutunan ko yung about dito. Ang ginagawa ko, nagkukulong ako sa kwarto tapos headset. No, nakikinig ako ng mga motivational videos, mga training videos habang humahataw ako gamit yung iPad ko noon. Yun yung unang goal na na-hit ko eh. Yung gamit yung iPad ko, nakikinig ako doon. Ngayon lang, ini-immerse ko yung sarili ko sa ganun. Kasi napaka-powerful, even social media napaka-powerful nito. Kung ano yung palagi mo nakikita sa social media, 'di ba? Na-influensyahan ka niyan. Kahit sinasabi mo, hindi ko naman pinapansin, hindi pinapansin ng conscious mo, pero pinapansin niya ng subconscious mo. Mas importante yung subconscious. Nakikita ng subconscious mo. So, ako, ginawa ko sa Facebook ko is yung nakikita ko lang is puro positive. Pag nakakakita ako ng mga negative, na kung halimbawa nag-post ng kadramahan, walang kakwenta-kwentang bagay, 'di ba? Ina-unfollow. 'Di ba? Kung hindi ko kilala, ina-unfriend ko na. So, pwede niyo 'yang gawin. Yan na 'yung first step na pwede niyo 'yang gawin. So, i-unfollow, 'di ba? Tapos ang nilalike ko lang is 'yung mga page na alam ko, mga Facebook page, mga tao na alam ko magbe-benefit ako. Kaya pag ako nagpunta sa Facebook wall ko, no, puro mga positive 'yung nakikita ko. Puro mga magaganda, motivation. Kasi 'yung pina-follow ko, basta makita ko na, unfollow ko kaagad or unfriend ko kaagad. 'Di ba? This is same ginawa ko ninyo sa Instagram. Ganun din. Ang mga pina-follow ko lang sa Instagram is yung mga motivational. Maraming ganun dun.
Di mas marami kumpara dito sa Facebook. Kaya ako nag-Instagram. Na-discover ko. Ang daming mga motivational na mga accounts doon sa Instagram. Yun ang pinakarason ba't ako nag-Instagram. Nakikita ko yung mga ganun, magagandang bagay. Yung mga fina-follow ko. Diba? Tapos fina-follow ko is yung kung saan ako nababaliw, which is yung mga gaming setup. Nababaliw ako sa mga ganyan. Diba? Yung mga gaming PC, gaming rooms. Yan, yun yung ano ko, yun yung personal na kinababaliwan ko eh. Diba? Kung baga sa networker, diba, typical na kinababaliwan ng networker is mga sports car. Diba? Ako hindi, mga gaming. Everything about gaming, yun yung doon ako nababaliw. So, yun yung ini-immerse ko sa sarili ko. Kasi na-inspire ako eh kapag ka ganun. Diba? So, yun yung pwede nyong gawin. So, I hope nakatulong yun. And nasa inyo kung gawin yun. Bahala kayo kung yun yung gawin. Okay, so last question. Okay, last question. Ang dami pa dito ng tanong. Asa na? Okay, last question from Alex Gabut. Okay, good evening, Sir Carl. Paano po ba mas maging effective ang prospecting sa online kung nagsisend po ako ng video presentation, di nila napapanood kasi nakakalimutan o busy. Kung nag-offer naman po ako ng Zoom presentation sa kanila, wala daw load. Next! Ganun lang yung kasimple. Next! Naalala ko ganyan kasi naano rin ako, napuprustrate ako. Bakit ganun? Wala silang load. Hindi nila pinapanood. Busy daw sila. Di ba? Ganun rin ako mag-isip before. No, kaya ako napuprustrate. Hanggang sa pre-practice ko, kasi tinuturo naman na to eh. Diba? SW4. Some will join, some will not. So what? Some will is waiting. Next. Diba? Hindi lang talaga natin ina-apply. Kaya hindi natin naiintindihan. So, ang na-realize ko doon, in-apply ko. Hanggang sa paulit-ulit, pag meron nag-message sa akin, halimbawa, meron kasi kami ginagamit na video presentation sa prospect namin. Una-una sa lahat, hindi rin ako desperado. Hindi ako desperado mag-present, hindi ako desperado mam-prospect. So marami ng factor ito eh. So ganun way ako sumagot, hinahalukay ko kung bakit ganito yung nagiging problema eh. 'Di ba? Nagmumukha kang desperado kapag ganyan. Huwag niyong gagawin 'to na ano, sige, Zoom na lang, wala busy ka ba? Sige, Zoom na lang tayo para explain ko sa iyo. Pag ako ganun, next na ako. Follow up na lang. Follow up na lang sa kanila. Pero next prospect na ako. No, pag mayroong prospect na halimbawa nagsabi sa akin, "Paano po yung business niyo?" Tapos sinend ko yung video presentation. Ay, wala po akong load, next na ako. Problema ko pa ba yan? Diba? Dami-daming ibang tao dyan na willing, na naghahanap, lalo na ngayon may pandemic. Yun ang hanapin nyo. Kaya kayo napo-frustrate kasi gusto nyo pasasalihin nyo lahat. Gusto nyo bebentahan nyo lahat. Okay na yung offeran mo sila. Kasi doon sa offer na yon, doon mo sila masasalay. Kung ayaw nila, hindi sila gagawa ng paraan. Busy ako, walang load. Hindi ko na problema yan. Next. Hahanapin ko yung magiging interesado. Kasi yun ang trabaho natin. Hanapin mo kasi hanapin natin kung sino yung magiging interesado. Hindi kung sino yung walang load. Kung sino pa yung mga medyo ano naman to, medyo harsh kung sasabihin ko na ano. Unqualified na lang. Okay, kung sino pa yung mga hindi qualified na prospect, doon pa tayo nagbubuhos ng time and energy. Kaya tayo na frustrate. 'Di ba? Yun na nga, pinakita na niya hindi pa. Pwedeng hindi pa siya qualified eh. Next ka na. Balikan mo na lang siya after a week. After 2 weeks, after a month, balikan mo na lang. Kamusta mo ulit? I-approach mo lang ulit. Uy, kamusta ka? Gato ganyan. Diba? May time ka na ba? May share ko sa yung business. Ah, busy ako eh. Next ulit. Tapos, lista mo ulit. Babalikan ko na lang to after a week ulit. Diba? Wag niyo nang pagsayangan ng energy at oras. Wawa naman ako. Ayaw niya. Busy siya. Wawa naman ako. Waste of time. Kaya ka nai-stress, ikaw din may gawa. Tama o correct o right. 'Di ba? Tayo lang rin ang may gawa. Alam ko 'tong sinasabi ko sa inyo kasi ganyan din ako dati. Ako lang rin ang may gawa kung bakit ako nai-stress sa prospect ko. Kasi nagfo-focus ako doon sa mga hindi pa qualified na tao. No, pero hindi naman ibig sabihin na hindi sila qualified, di na sila magiging qualified kahit kailan. Kaya nandyan si follow-up. Fortune is in the follow-up pa din. Kanina nga lang, nag-post ako ng My Day, merong bagong member na nag-message sa akin na 2 years daw niya nakita yung Team Genuine, pero after 2 years siyang sumali. Bago sumali. Ang dami ng ganun, di na bago sa akin yun. Ang dami ng ganun. Pero di ko naman sila hinintay. Kailan kaya siya sasali? 1 year na, wala pa din. Hindi ko sila hinintay. Next lang ako ng next.
Tapos follow up na lang ng follow up. No, wala akong hinihintay na sumali. Wala akong pakialam. Kahit marami ako nakikita ng mga prospect na may potential, hindi ko sila hinihintay. Inahayaan ko na lang yung panahon. Hinahayaan ko na lang maging tama yung panahon. Basta ako next lang ng next kasi hindi naman nauubos yung tao. Yan yung isa sa mga tinuro ko sa Unlimited Prospect Handbook. So kung wala pa kayo nun, kunin nyo yun, okay? Makikita nyo mamaya, makikita nyo dito yung link. Tapos ilalagay ko rin yung link dito sa replay. So I hope na, yun na, that's it. I hope marami kayong natutunan dito sa Q&A session natin. So once again, ginagawa natin to every Friday at 8 p.m. Make sure, set kayo ng reminder kung gusto nyo. Para doon sa mga hindi ko nasagot yung tanong, pasensya na. Okay, bawi na lang next Friday. Kaya agapan nyo kasi. Okay, agapan nyo kasi. Kaya para kayong mauna kung sagutin yung mga tanong. Okay, so I hope na meron kayong natutunan. I hope na nakatulong sa inyo itong Q&A session na ito. And mamaya, yung mga sinasabi ko kanina, yung mga additional training, yung Unlimited Prospect Handbook and yung additional mga training course ko, ilalagay ko dito additional resources na pwede nyong tingnan, both free and paid. Pwede nyong tingnan mamaya. Balikan nyo itong live na to, mga 10 minutes after nitong matapos. Ilalagay ko yung mga links para ma-check nyo yung mga ano, yung mga sinasabi ko kanina, especially yung Unlimited Prospect Book, para makita nyo paano nyo, malaman nyo kung paano nyo siya ma-access. So ayun, marami kayong tutunan. Nasa sa inyo kung apply nyo, hindi, bahala kayo. Kita-kits tayo next Friday, 8 p.m. no, Philippines time. Maganda gabi sa inyo lahat. Bye-bye. God bless.